Devotion 91. Magandang araw po, ang ating pong passage for today ay mula sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 18. Nang sinasabi dyan ay ganito, "Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat." Ito ang salita ng Diyos. Ang mga katuruan ni Jesus ay hindi lamang authoritative dahil sinabi niyang, "Truly I say to you." Yan ay sa English translation. Pero ito din ay permanente. Ito ay dahil ang lahat ng sinasabi ni Jesus ay sinasabi niya sa paraan na makikita ng tao na katumbas ng salita mismo ng Diyos ang kanyang salita. Ito ay dahil ang lahat ng sinasabi ni Jesus ay sinasabi niya sa paraan na makikita ng tao na katumbas ng salita mismo ng Diyos ang kanyang salita. Look at what he said or how he said it in Matthew 24 verse 35. "Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili." Do you see how authoritative it is? So gusto ipakita ng Panginoong Hesus na katulad ng pagkakaunawa ng mga Israelita kung sino ang Diyos, who is eternal and timeless, ay ganoon din ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Making himself equal to God, showing that he is God in flesh. Now looking at this reality, dapat natin makita kung gaano tayo kamangmang para tanungin kung ano ang relevance ng salita ng Diyos sa atin. Ang Biblia ay ang eternal word of God at bagamat ito ay nakumpleto lamang 2,000 years ago, napakaraming bagay ang gusto nitong sabihin sa atin na may kaugnayan sa panahon natin ngayon, sa nakaraan at sa mga darating pa. Ang banal na kasulatan ay mananatiling buhay. According to Hebrews chapter 4 verse 12, sabi diyan, "Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso." We heard na inihayag ni Jesus na ang pinakamaliit na letra, ang pinakamaliliit na bahagi ng kasulatan ay hindi maaaring mabura o mabago. Wala nang mas lilinaw pa sa nais na ipahiwatig ng Panginoong Jesus dito. Christ showed His absolute confidence sa tibay at perfection ng banal na kasulatan dahil ito ay spirit-inspired hanggang sa kaliit-liit ang salita at mga marka. Lahat ng kasama dito ay nagmula sa Diyos. Now, let us ask ourselves, hanggang saan ang nagiging papel ng Biblia sa buhay mo o sa buhay natin araw-araw? Relevant nga ba ito sa ating buhay? Now, kung hindi ganun kalaki ang silbi ng Biblia sa buhay mo bilang mananampalataya, saan mo ngayon kinukuha ang instructions mo mula sa Diyos? Paano mo nalalaman na naayon sa gusto ng Diyos ang iyong paraan ng pagpapatakbo ng iyong buhay? Paano mong nalalaman na naayon sa pamantayan niya ang sinasabi mong quote-unquote relasyon mo sa Kanya? At paano mong nalalaman na ang bawat ginagawa mo ngayon ay ginagawa mo ayon sa salita ng Diyos? Bilang isang mananampalataya, masasabi mo bang ang buhay mo ay walang halaga kung wala ang banal na kasulatan? Kung mayroong nag-iisang bagay ang pwedeng matira sa'yo, ano yon? Tandaan natin na ang banal na kasulatan ay siyang buhay na salita ng Diyos. So, yun lang po. Mag-ingat po kayo. See you tomorrow. Have a blessed day.